kalapaan po ang sumainyo, mga mahal naming mga taga-subaybay. Lubos namin ipinagpapasalamat sa Diyos ang inyong patuloy na pagsuporta, pakikinig sa mga aral ng Panginoong Diyos na ating mababasa sa mga banal na kasulatan dito sa programang Ang Kabanal-Banalan. Makakapiling po natin ngayon ang pangunahing kasangkapang tagapagsalita o pangihatid sa atin ang mensahe po ng ating Panginoon. Ito ay sa pagkasangkapan po sa ating minamahal na kapatid, kapatid na Benhanan. Kapayapaan po ang sumain niyo, kapatid na Benhanan. Kapayapaan po, kapatid na Ebyasap, at sa inyo po na mga giliw naming taga-subaybay, kapayapaan po ang sumating lahat. Ang paksa po na niloob ng Diyos na atin pong sama-samang kapag-aaralan sa araw na ito ay may pamagat na paginawahin ng kaluluwa upang bumuti ang katawan. Sa makabagong panahon ng ating buhay, nailalarawan po na ang karamihan ay gaya po ng nakikipamayan sa isang microwave society na kung saan ang lahat ay gusto po ng mabilisan o instant. At dahil po sa dami ng ginagawa sa bawat araw, nararanasan ng lahat ang pagkapagod, pagkakasakit, na siya namang lalong nagbibigay alalahanin sa isip ng marami. Nadulot dito ay unti-unti o tuluyang pagkalimot sa mas higit na mahalagang bagay. Dahil iisipin at hahanapin nila kung ano ang magpapaginhawa sa kanilang isip at sa kanilang katawan. Subalit kailan at papaano nga ba mararanasan ng marami ang tunay at maginhawang buhay? Simulan po natin ang ating pag-aaral. Kapatid na Benhanan, kailan nga po ba unang naranasan ng tao ang tunay at maginhawang buhay? Alam niyo po, kapag ka po ang pag-uusapan natin ay ang tunay at maginhawang buhay, posible na ang lahat ng tao ay hindi nakakaalam na ito ay unang naranasan sa panahon po ng mga unang tao na nilikha ng ating Panginoon. Apo. At ito po ay mababasa natin sa Genesis 2:7-9. Pakibasa po, kapatid na Ebyasar. Narito po ang sagot ng Biblia. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden sa dakong silanganan at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Yun po mga giliw naming taga-subaybay, nang pasimulang nalangin ng Diyos ang tao na naging kaluluwang may buhay, ang tao sa panahon na yaon ay nabuhay sa lubos na kaginhawahan. Maginhawa sa lahat ng aspeto ng buhay, ligtas sa anumang mga alalahanin, kabalisahan o anumang karamdaman. Ano pa nga ba't naging pamoso at naging tanyag sa mga tao na kapag ka ang pinag-uusapan ay ang halamanan ng Eden, tila ang tao ay nasa paraiso. Walang anumang bagay na po pwedeng makapinsala sa kanya. Hindi kinakailangan ng tao nung panahon na yun na siya ay magtrabaho para lamang kumain o maghirap, mga giliw naming taga-subaybay. Walang alalahanin ang kaluluwang may buhay.
Yung panahon na yon, mga minamahal naming taga-subaybay, ay unang naranasan ng tao ang tunay at maginhawang buhay. Kapatid na Ibyas. So ibig sabihin, kapatid na Benhanan, pag sinabing tunay at maginhawang buhay, mga mahal naming mga taga-subaybay, ito po yung perpektong kalagayan sa buhay. At noon pa po pala, kapatid na Benhanan, talagang nag-i-exist na po ito, ang bagay na to. Tama po. Pero, paano nga po ba nangyari na nawala ang isang napakagandang palad na ibiniyaya ng Diyos sa mga unang tao na hindi mo na kailangan maghirap, hindi mo na kailangan magtrabaho, nandiyan na lahat ang kailangan mo? Isang napakagandang tanong ang ibinangon nyo, kapatid na Ebyasaw, sapagkat bakit nga ba hindi natin naranasan ang tunay na kaginhawahan ng buhay na naranasan ng unang tao na nilikha ng Panginoon? Sapagkat meron pong malalim na dahilan. At ang dahilang ito kung bakit ngayon, kabaligtaran sa unang naranasan ng tao na ligtas sa anumang alalahanin ng buhay, ang buhay po ng sangkatauhan sa ating kapanahunan ay punong-puno ng kabalisahan. At ang dahilan nga po ay mababasa natin sa Genesis Kapitulo 3, Versikulo 3 kasama ang 6, gayon din ang 16 at 17. Pakibasa po, kapatid na Ebyasar. Narito po ang sagot ng Biblia. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, niwag ninyong hihipuin, baka kayo mamatay. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. Sinabi niya sa babae, pararabihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong pagdilihi. Manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papapanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy, na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, naputol ang isang napakaginhawa at napaka-perpektong pamumuhay sa panahon ni Adan at ni Eva nang sila po ay sumuway sa utos ng Panginoon. Mga giliw naming taga-subaybay, nang kanilang suwayin ang utos ng Diyos, dun din nagpasimula na ang tao ay dumanas ng paghihirap at kalumbayan sa buhay na ito. Kapatid Ebyas. Dahil po sa pagsuway o pagkakasala, ano po ang nararanasan po ng marami, kapatid na Benhanan, ngayon sa atin pong kasalukuyang panahon? Ito po, mga giliw naming taga-subaybay, ang pagsuway o pagkakasala simula sa unang nilikha ng ating Panginoon ay lumaganap po na parang sakit. Nagaya ng isang sakit na walang kagamutan. At ito ay lumaganap. At ito po ay mababasa natin sa Jeremias 15:18. Pakibasa po, kapatid na Ebyasaw. Narito po ang sagot ng Biblia, Jeremias 15:18. Bakit ang aking sakit ay walang hanggan at ang aking sugat ay walang kagamutan na hindi mapagaling? Isang napakahalagang tanong ang inyong na ibinangon, kapatid na Ebyasaw, sapagkat alam naman po natin, hindi po masyadong aware ang tao tungkol sa nangyayari sa kasalukuyan sa mundong ito. At gaya ng inyong nabanggit, ang pagsuway o pagkakasala ng tao sa kanyang paglabag sa mga utos ng ating Panginoon, umipekto ito sa kanyang kaluluwa. Yung pribileyo na ibinigay ng Diyos sa kanila ng una na pawang maginhawa at perpektong pamumuhay ay inalis bunga ng pagkakasala ng tao. At sabi nga, umipekto ito sa kaluluwa. At dahil apektado ang kaluluwa, mga giliw naming taga-subaybay, umipekto ito sa pisikal na katawan ng tao. At ang pagkakasala ng tao, ang paglabag ng tao sa utos ng Panginoon ay nagmistulang gaya ng sakit na lumaganap sa buong mundo. Gaya ng sakit na walang hanggan at gaya ng mga sugat na walang kagamutan.
kapatid Nebias. So, kapatid na Benhanan, kung hindi po pala nangyari yung pagsuway sa kalooban ng Diyos, eh hindi po sana nabago ang isang magandang palad na napasa tao. Tama po, kapatid na Ebyasa. Dahil sabi ko nga na dahil kung hindi lumabag ang unang tao sa utos ng Panginoon, di sinsana hanggang ngayon. Ang kaluluwa ng tao ay maginhawa at tumatagos ito sa kaginhawahan ng lupang katawan. Hindi sila makakaranas ng anumang alalahanin sa buhay. At dahil apektado ang kaluluwa, apektado rin ang pisikal na katawan. Napakaliwanag po nun, mga mahal naming mga taga-subaybay. Kaya kailangan po nating pagbulayan ang mga pagtuturong ito. May kinalaman nga ba ang ginagawa kong pagsuway sa kalooban ng Diyos para sa isang magandang buhay na gusto kong maabot? Na gusto kong makamit, hangad nating lahat na magkaroon tayo ng isang maayos na buhay. Pero huwag po nating kalilimutan, bago natin hangarin ang ganitong kalalagayan, inihanda na ng Diyos ang ganitong kalagayan para sa atin. Ngunit, napakahalaga na makatakas tayo sa isang pangyayaring kinahulugan na ng una ang pagsuway nila sa kalooban ng Diyos. Kaya po kapatid na Benhanan, ano po yung hindi ibig ng Diyos na maranasan ng mga taong nagpapatuloy sa pagsuway sa mga kautusan po ng ating Panginoong Diyos? Ito po, mga giliw naming taga-subaybay. Dahil dapat po nating maunawaan ang anumang pagkakasala, paglabag sa utos ng ating Panginoon, tiyak ito ay may kabayaran. At kung ang tao, sabi mo nga, kung ito ay magpapatuloy sa pagsuway sa mga kautusan ng Panginoon, tiyak na may kaukulang kabayaran ito. At ito ay mababasa natin sa Roma 6:23. Narito po ang sagot ng Biblia sa Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Napakaliwanag po mga giliw naming taga-subaybay ang tinuran po ng talata. Ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. At hindi ito ibig ng Panginoon na mangyari sa buhay nating mga magkakapatid. Hindi ito ang kapalaran itinakda ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ngayon ay ginigising ang ating kamalayan na hindi po ito basta kamatayang pisikal lang at pagkatapos ay wala na. Dahil sabi nga kanina, ang pagkakasala ng tao, ang unang naapektuhan ay ang kanyang kaluluwa. Sumisigunda dito ang pisikal na katawan. Kung ang katawang lupa ay mamamatay dahil sa pagkakasala, unang-unang mamamatay ay ang kaluluwa ng taong nagkakasala. Kapatid na Ebesap. Kapatid na Benhanan, hindi po naman siguro ang ibig sabihin nito at sana ay maging maliwanag sa ating mga taga-subaybay na hindi po tinatakot ang sinabang tao sa pamamagitan ng mga pagtuturong ito. Ang Diyos po ay nagbibigay ng warning. Pwede rin natin sabihin mga paalaala upang wag nang mahulog pa ang tao sa bagay na to. Pero kapatid na Benhanan, dun po sa binasa nyo kanina, hindi lang naman yung kabayaran doon sa kasalanan ang tinatalakay, kundi kung merong ganong pupuntahan ang kalagayan ng taong mabubuhay sa pagsuway, may nakahanda pa rin pong paraan para ang tao po bumuti ang kanila pong kalagayan. Totoo po yun, mga giliw naming taga-subaybay, sapagkat mayroong pong binabanggit kalakit ng talatang nabasa ni kapatid na Ebyasap, mayroong kaloob na walang bayad ang Diyos at ito ay buhay na walang hanggan. Kung papaano ito makakamit ng tao, yan po ay patuloy nating aalamin sa atin pong pag-aaral ng paksang aralin. Mga mahal naming mga taga-subaybay, ang programang ito na ang Kabanal-Banalan ay patuloy na nagkakaisa para po sa isang panalangin para po sa inyo. At ano nga ba yun, kapatid na Benhanan? Ang dalangin natin sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa lahat ng mga tao na naaabot po ng programa na ito at ating pong pangangaral. Tuwiran ko pong sasabihin sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay, ang kalooban at damdamin na iniuukol namin para po sa inyo na aming mga tagapakinig. At ito ay walang halong kapaimbabawan, sapagkat ito ay pangako namin sa Panginoon. Kami po sa Kabanal-Banalang Iglesia ay nagtataguyod ng pangangaral sa sangkatauhan na ang tanging layunin
ay ang pagginhawa ng ating kaluluwa. At ito po ang damdamin din ng mga apostol sa kanilang kapanahunan. Ito po yung mababasa natin sa ikatlong 1:1-2. Narito po ang sagot ng Biblia. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Yan po, mga giliw naming taga-subaybay. Una, hindi namin kayang ipagkaloob at sundan ang kaisipan ng isang katauhan na para ikaguminhawa ang tao, kailangan magkaroon sila ng maginhawang pamumuhay o mga tangkilik sa buhay na ito. Sa konsepto na ang pagginhawa ay ukol lamang sa lupang katawan, kapatid na Ebyasar. Pero maliwanag po ang sabi ni Apostol Juan, bago ang katawang lupa ay ang kaluluwa muna. Pangunahin na idinadalangin namin ang pagginhawa ng ating kaluluwa, sapagkat sumasampalataya kami na ang pagginhawa ng inyong kaluluwa ay susundan naman ng pagginhawa ng ating mga katawan o ng ating pamumuhay sa lupang ito. So kapatid na Benhanan, sa kabila po halimbawa ng naging pagsuway ng maraming mga tao tungkol sa kalooban ng Diyos, nananatili na ang Diyos ay may pangako na paginawahin ang kaluluwa po ng tao. Tama po ba? Tama po. Kung gayon, paano po mangyayari yung pagginhawa po ng kaluluwa po ng sino mang tao? At kasabay nito, katulad po ng sinabi nyo, ay giginhawa po ang kanilang mga katawan. Ito ay masasabi nating bunga ng pag-ibig ng ating Panginoon sa sangkatauhan, na sa kabila na ang tao'y lumayo at nagpakalayo-layo sa Kanya dahil sa paggawa ng mga kasalanan, narito pa rin ang panawagan ng ating Panginoon. Sa Mateo 11:28-29, pakibasa po. Narito po ang sagot ng Biblia. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kay aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ito po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Gaya sa unang tao na nalikha ng Panginoon. Dati, si Adan at si Eva, kasama nila at kapiling ang Panginoon. Pero, naputol ang komunikasyon ni Eva at ni Adan sa Panginoon. Bumaling sila sa matandang ahas na binabanggit ng banal na kasulatan. At mula doon, nagpasimula ang tao na lumayo sa Diyos. Apo. Nang magpakalayo-layo ang tao sa Diyos, narito ang panawagan ng ating Panginoon. Lumapit tayo muli sa Kanya. Bumalik tayo sa Panginoon. At ang tamang paglapit o pagbabalik sa Panginoon ay ang pakikipag-aralan sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang mga banal na salita sa pagkasangkapan po. Una, masasabi ko po sa inyo na ito ang ginagawa ng programang Ang Kabanal-Banalan. Mapapansin po natin, mga giliw naming taga-subaybay, na kahit napakalakas ng isang tao, yung kanyang lupang katawan, yung physical niya, kahit napakalakas ng tao, pero nakakaranas pa rin siya ng pagkapagalang, ng kapaguran. Bakit? Sapagkat sa katotohanan, unang-unang napapagal ang kaluluwa. Unang-unang naaapektuhan ang kaluluwa sa paggawa niya ng kasalanan. At upang ang kaluluwa ay guminhawa at makasumpong ng kapahingahan, ng kapayapaan, sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Bumalik tayo sa Panginoon. Makipag-ugnayan tayong muli sa Panginoon. Kapatid na Ebyasar. Opo. Kaya po napakalinaw nun, mga mahal naming mga taga-subaybay. Nais nating makaranas ng isang maginhawang buhay na ang talagang kahulugan ay hindi ang kaginawahang pisikal lang, kundi ang kaginawahan pati ng ating mga kaluluwa. Ang susi po ay sinabi na ng ating Panginoon, maglaan tayo ng panahon para mag-aral sa Kanya. Pasanin natin yung Kanyang pamatok, maglingkod tayo sa Kanya, at titiyakin po sa atin ang mga bagay na atin pong pinapangarap
tungkol sa ating ikagiginhawa, ang Diyos din ang magpaparanas nito. Kaya lang, ang tanong po, handa nga ba nating sundin ang kanyang mga iniaaral at itinuturo? Kaya po, payagan po ninyo, mga mahal naming mga taga-subaybay, na malakaran natin kung ano po ang tagubilin sa atin ng ating Panginoon. Patid na binhanan, hindi naman po natin maiwasan kahit na ang tao po maglaan ng panahon, maglingkod sa Panginoon. Ibig ba sabihin, pag naglingkod ka sa Panginoon, kapatid na binhanan, automatically, maginhawa na agad, di ka na po ba makakaranas ng pagsubok, kapatid na binhanan? Ay, hindi po ganun, kapatid na Ebyasap. Kasi talagang sa buhay na ito, sa sanglibutang ito, meron talagang kapighatian eh. Yan ang takda ng ating Panginoon. At yan ay resulta pa rin ng pagkakasala ng unang tao na lumaganap hanggang sa panahon po natin ngayon. Na po. Kung gayon, ano po ang ipinapaalala ng Panginoon sa atin pong mga mahal na taga-subaybay mula po sa mga pagtuturong ito na atin pong tinatalakay? Ito po, mga giliw naming taga-subaybay. Gaya po ng nabanggit kanina, hindi po instant na pag lumapit tayo sa Panginoon, maglilingkod tayo sa Panginoon, makikinig tayo ng kanyang mga aral, ay giginhawa agad ang ating pakiramdam. Hindi na tayo magkakasakit. Ganun nga bang talaga? Mararanasan pa rin natin yun. Pero, ang pakikipag-aralan sa Panginoon ay dapat lumikha ng pananampalataya o pagtitiwala sa ating Panginoon. Bakit kailangan na malikha ito sa ating kalooban? Lalo na sa panahon na tayo po ay dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay o alalahanin ng buhay. Ito po ang sagot. Unang Pedro 5:7. Narito po ang sagot ng Biblia. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ito po ay kasing kahulugan na dahil nakipag-aralan tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, madali nang sabihin para sa Panginoon, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa akin. Dahil doon ay buo ang ating pagtitiwala, ang ating pananampalataya na sa paglalagak natin sa lahat o anumang kabalisahan natin sa buhay nito sa Panginoon Diyos, nararamdaman natin at naroon ang isang matibay na pag-asa na hindi tayo pababayaan ng Panginoon sapagkat tayo ay lumapit sa Kanya. At kung atin po namang ipinagkakatiwala sa Diyos ang lahat ng mga bagay, kapatid na binhanan, ano nga ba ang patuloy na maaasahan ninyo, mga mahal naming mga taga-subaybay? Ano nga po ba ang tiyak na pangako, kapatid na binhanan, ng Panginoong Diyos sa lahat ng tutupad ng Kanyang mga utos at lalakad po at mabubuhay dito? Ito ay mababasa po natin sa 1 Timoteo 4:8. Pakibasa po, kapatid na Ebeso. Narito po ang sagot ng Biblia sa 1 Timoteo 4:8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Yan po, mga giliw naming taga-subaybay. Sikapin po natin na sumunod sa kung ano ang palatuntunan ng Panginoon. Sikapin po natin, magtiyaga tayo na magtiwala, sumampalataya sa banal na kapangyarihan ng Panginoon at gumawa tayo ng kabutihan alinsunod sa utos ng Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, ang kabanalan ay pakikinabangan at may pangako sa buhay na ito at sa buhay na darating. Opo, ipararana sa atin ng Panginoon ang unang naranasan ng mga unang tao sa mundong ito na punong-puno ng kaginhawahan, punong-puno ng kapayapaan. Mga giliw naming taga-subaybay, sa pagtupad natin ng kautusan ng Panginoon, hindi man tayo makaabot o marating yung pinapangarap nating yaman sa buhay na ito, pero isang bagay ang ipinangangako ng Panginoon sa buhay pa lamang na ito, magtataglay ka ng kapayapaan, magtataglay ka ng kaginhawahan ng iyong kaluluwa sa buhay na ito. At hindi lamang yon, matatapos ang sukat na panahong ito dahil sa buhay na darating, lalo nating mararanasan at ibabalik ng Panginoon ang unang estado ng pamumuhay na naranasan ni Adan at ni Eva sa kanilang kapanahunan bago pa sila nagkasala.
Sumasampalataya po kami, mga mahal naming taga-subaybay, na naging malinaw po sa atin ang mga pag-aaral na ito. Salamat. Sinisikap nating mapabuti ang ating kalagayan sa buhay na ito. Pero nais pong patunayan ng Diyos, mahal naming mga taga-subaybay, kung mauuna ang pagpapahalaga na atin pong gagawin sa ating mga kaluluwa, mapapatunayan natin na ang kasunod nito ay ang pagginhawa nga ng ating mga katawan, at pararanasan natin ang pagpapalang ipinangako ng Diyos na ating Ama. Pagpala nawa sa atin ang paksang ito, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Dahil dito, mga giliw namin, taga-subaybay, tayo pong manalangin. Kapatid na Ebyasam. Aba, Ama naming Hari, Ikaw ang aming Diyos na dakila at walang hanggan ang pagmamahal sa amin. Salamat po sa patuloy mong pagtuturo. Salamat sa patuloy mong pagsubaybay sa amin. Salamat sa mga paggabay na ibinibigay mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Hangad po namin ang pagbuti ng kaluluwa at katawan ng aming mga minamahal na mga tagapakinig. Loobin mo nawa, Panginoon, na bigyan sila ng kalakasan. Pasibulin mo sana sa kanilang puso ang pananampalataya. Sa ganito, matupad namin ang iyong kagustuhan, ang lumapit sa iyo, ang maglingkod sa iyo, ang mag-aral sa iyo, upang maranasan namin ang kaginawahan ng aming mga kaluluwa. Sa iyo po namin idinudulog ang lahat. Ikaw na po sana ang bahalang magpala sa lahat ng aming mga tagapakinig, at payagan mong sa mga susunod na pagkakataon ay magkaroon sila ng panahon upang pakinggan ang iba pang mga payo at turo na tunay na magpapalakas ng aming mga pananampalataya. Hinihiling po namin ito sa pangalan mong Diyos at Kristo Yesus. Ikaw po ang nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na ikapito ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer requests, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. Maraming salamat po!